consolation. Yan nga po yung Antichrist na papasok na dun sa holy place. Spoken through the prophet Daniel, sabi ni Kristo, let the reader understand. Kaya dito po gusto kong tutukan ngayon sa panahon natin, ano nga ba yung binanggit dito ni Daniel na sabi ni Kristo, we need to understand. We need to see. Ano nga ba itong Daniel chapter 9 verses 24-27? This is considered the greatest, the most important of all prophecies in the Bible. Kapag ito po hindi natin maintindihan, abay hindi po natin maintindihan ang ibang prophecies. Kaya gusto ko pong tutukan natin ito ngayon as we look into our message this afternoon, where are we in God's prophetic plan? So basahin po natin ito. Bago po natin basahin yung chapter 9 verse 24, let me give you the background po sa chapter 9. Si Daniel po rito, matanda na po siya. Nung dinala po siya doon sa Babylon, mga teenager pa po siya. Pero dito, siguro he's in his 90s already. 90 plus na po siya dito sa time na to. Nagbabasa po siya ng Jeremiah at this time. Nag-pray siya dito sa chapter 9. And while he was praying, binabasa niya yung book of Jeremiah, nabasa niya doon na 70 years ang itatagal nila doon sa Babylon. 70 years ang exile nila. Abay, sabi ni Daniel, naku po, eh yung 70 years matatapos na. Ano bang susunod na kabanata, Panginoon? And he was praying, Lord, what's going to happen? 70 years is almost done. While he was praying, the angel Gabriel appeared to him and interrupted his prayer. At si Angel Gabriel ang nagsasalita dito sa verse 24 hanggang verse 27. Binigyan si Daniel ni Angel Gabriel ng timeline. Binigyan siya ng kalendaryo. Ano yung mga susunod na mga kabanata? What are the things that we need to see yung fulfillment ng God's prophecy? Kaya simulan po natin to, basahin natin sa verse 24. Remember, si Angel Gabriel po ang nagsasalita rito. Sabi niya, 70 weeks are decreed for your people and your holy city to finish transgression, to put an end to sin, and to atone for wickedness. Remember, yung word na weeks po na yan, yan po ay can be retranslated as sevens, kaya para hindi po nakakalito, gawin natin 70 sevens. So 77, yung mga 7 na yan is 7 years yan, ano? 70 na 7 years. Pero ito po ay decree for your people. Ibig sabihin, ito pong 24 to 27 ay patungkol po to sa Israel, yung people po ni Prophet Daniel. So this is not about the Gentiles, this is about the nation of Israel. So sabi po dito ni Angel Gabriel, merong 70 na sevens. So 7 na taon, 70 niyan, okay, is decreed for your people, your holy city, to finish transgression, to put an end to sin, to atone for wickedness, and then verse 25, to bring in everlasting righteousness, to seal up vision and prophecies, and to anoint the most holy place. Verse 25, know and understand this, from the time the word goes out to restore and reveal Jerusalem, until the anointed one, the ruler comes, yung anointed dyan is of course Messiah po yan, until the Messiah, the ruler or the king comes, verse 26, there will be 7 sevens, so 7 seven years, and 62 sevens, 62 na 7 years. So 7 plus 62 is 69 years, ang sinasabi niya dyan. It will be rebuilt, yung Jerusalem, that will be rebuilt with streets and a trench, but in times of trouble. Verse 26, after the 62 sevens, una muna 7 sevens, tapos after the 62 sevens, the anointed one, that's the Messiah, will be put to death and will have nothing. The people of the ruler who will come will destroy the city and the sanctuary. The end will come like a flood. War will continue until the end and desolation have been decreed. Ito na nga po yung binabanggit ni Kristo na the desolation na sinasabi niya. Verse 27, last verse, sabi po ni Angel Gabriel kay Daniel, he will confirm a covenant with many for 1 7. Yan po yung pang-pitong at pang-70th na 7. The last 7 years, sabi niya, mag-confirm daw ng covenant. In the middle of the 7,
Ibig sabihin, after 3.5 years, He will put an end to sacrifice and offering. Ibig sabihin, isasarado yung temple. Ipahihinto yung sacrifice doon tsaka yung offering in the 3.5 years, no? Sa middle ng 7. And then at the temple, He will set up an abomination that causes desolation until the end is decreed, is poured out on Him. So mga kapatid, ito po ang sabi ni Jesus kanina doon sa Matthew 24. Kailangan nating intindihin, alamin natin yung abomination that causes desolation. Kaya kapatid, bago po dito parang maintindihan natin itong binabanggit ni Angel Gabriel, ano nga ba itong 7 na to? Yung kalendaryo po ng mga Hudyo is heptadic calendar. Hepta means 7. Kapag nagbilang po sila ng 7 na araw, yung pang-7 ang tawag nila dyan, Shabbat. Alright? Pag 7 days ang binilang nila. Pag nagbilang naman sila ng 7 weeks, yung pang-7th na week is Shabbat. Diba yung 1 week, 7 po yan, diba? Kung 7 weeks, okay, 7 weeks, 7 times 7 is 49 days, yung 50th day is the Shabbat. Yan po yung tinatawag nating Pentecost. Kaya yan, 7 times 7 is 49, on the 50th day, Pentecost po yan, Shabbat. Pag nagbilang po sila ng 7 months, yung pang-7th month, dyan po magsisimula ang kanilang mga fiesta. Religious year po yan. Alright? Sa Israel po, meron silang civil calendar at meron po silang religious calendar. Sa civil calendar nila, yung pang-7th month na yan, dyan po magsisimula ang kanilang religious calendar. Sa atin po, yung pang-7th month nila sa atin is March and April. Kaya dyan po nagsisimula ang Holy Week. Dyan po ang simula ng kanilang Feast of Passover. So yan. Pag nagbilang naman sila ng 7 years, yung pang-7 taon, yan po tinatawag nilang sabbatical year. Very important po yung sabbatical year na yan. Kasi on that year, dapat po hindi po sila magtatanim. They should allow the land to rest. Sandali ah. Han ang English. Sorry. My wife is cooking our lunch. Kaya sinasabi ko lang na konting. Alright. So dito po. 7 years po, nagbilang po tayo, yung sabbatical year po na yan, the 7th year, they should allow the land to rest. Pagkatapos po niyan, lahat po ng mga utang canceled na po on the 7th year, and then they need to let the slaves go free, okay, on the 7th year. Ngayon, ito pong sabbatical year na to ang binayulate po ng Israel. They did not allow the land to rest on the 7th year. They violated this for 490 years, 490 years they violated, they did not allow the land to rest. Ibig sabihin, nagtatanim sila kahit on the 7th year. Mga sigurista, para meron silang aanihin. Eh yung law ng Panginoon, sabi niya, on the 7th year, the sabbatical year, dapat walang magtatanim. Allow the land to rest. Binayulate nila yan for 490 years. So ibig sabihin kapatid, yung 490 na yan, pag dinivide mo ng 7, ang utang nila is 70 years for the land to rest. 70 years dapat yung land naka-rest. Yan po ang punishment nila for violation ng sabbatical year. They were exiled doon po sa Babylon for 70 years because they violated the sabbatical year. Kaya the land was able to rest for 70 years. Bayad utang po yun, yung kanilang nangyari doon. And then, friends, ito pong sabbatical years na to, pag binilang natin yung 7 sabbatical years, that means 7 times 7, 49. On the 50th year, yan po ang tinatawag nilang Jubilee year. Oh, yeah. So, napaka-importante po yan. Diyan po para maintindihan natin yung heptadic calendar nila. 7 po ang kanilang cycle. At yung kanila pong kalendaryo, naka-base po sa lunar calendar, which is only 360 days in 1 year. Atin po, solar calendar tayo, 365 days in 1 year po. So dito po, makikita natin dito, verse 25, verse 24, binanggit na ni Angel Gabriel na ito po ay patungkol your people. Ang context po nito ay para po to sa Israel. Ang history nila, ano mangyayari sa kanila. Verse 25, nahati po sa dalawa yan. Yung 7 weeks at saka yung 62 weeks. So 69 na sevens po.
Tapos verse 26 may interval, verse 27 po yung last na 7, yan po yung 70th week of Daniel. So unahin po natin tingnan itong verse 25. Alright? So yan po unahin natin. So ano po sabi ni Angel Gabriel dito? Sabi niya, know and understand this, from the time the word goes out to restore and rebuild Jerusalem until the anointed one, the ruler comes. So una po dito sabi niya, nagbigay siya ng time frame, from the time the word goes out to restore until the anointed one, the ruler comes. So sabi niya rito, una tingnan mo yung commandment to restore Jerusalem at saka yung pagdating ng Mesiyas, yung pag-presentation ng Messiah, from and until. So ilan daw ang itatagal niyan? Sabi dito, there'll be 7 sevens and 62 sevens. So 69 sevens lahat ang itatagal niyan, from the word, the commandment to restore Jerusalem, hanggang sa pag-present ng Messiah, yung triumphal entry na tinatawag natin, 69 sevens daw yan. So again, ilan ang ihihintayin nila pagka nag-command na to restore Jerusalem? So yung 69 sevens, ganito po ang computation niya, 69 times 7 times 360 days, kasi nga po lunar calendar sila, 360 days in one year nila. Sabi po ni Angel Gabriel, maghintay ka lang ng 173,880 days at lalabas na ang Mesiyas. Diyan magpre-present ang Mesiyas pag nagsimula ng i-restore ang Jerusalem. Ngayon, very interesting po, yung pong restoration ng Jerusalem. We are indebted po kay Sir Robert Anderson na siya pong nag-compute pa-atras kung kailan po nagsimula yung reconstruction.